Halo, bukan tegabi po. Yes sir, good evening sir. Mayroon sana akong concern sir sa tungkol sa nangyari ko ngayon sa gabi sir. Ano po bang problema po sir? Sa Sgt. Rivera sir, nag-rescue ako ng trailer sir. Yung trailer sir, pinotol, sinalpakan ko. Tapos yung restore ng trailer sir, naiwan sa isang truck. Ngayon, hinuli ako dito sa Sgt. Rivera sir. Accept ko sir, nakalimutan ko yung kuha yung UR sir kasi emergency sir. So, tinikitan ako sa Sgt. Rivera. Sa Bonifacio sir, Corner City sir. Natikita na ako sir. Pagdating dito ngayon sa Purisa sir, iuwi ko sana sa Grahe. Wala namang nakalagay dito na bawal sa nagtahan na doon galing sa Santa Misa sir, na bawal ang truck dito sa nagtahan kasi may ginagawa raw. Ngayon, i-impound nila yung trailer ko sir. Isama ako nito sa MTPB sir. Tapos may ticket na akong inundi sir. Ano kayang maitulong nyo sa akin sir? Sir, wait lang po na sir. Sabi ko, nasira nga yung isang truck sir. Pero wala na akong magawa kasi tinikita na ako ng yung BSR eh. Tinikita po kayo ng MMDA. Opo, opo. No, tapos ngayon, pagdating dito sa Purisa, sir, inuli naman ako ng MPPB. Idadalhin daw nila ako ngayon, sir. Naghihintay ngayon yung, ano, yung MPPB sa akin para susunod daw ako sa kanya. Wait lang po. Sige po, sir. Pagkat na sir! Pagkat lang. Okay. Hello sir, kakausahin po sir ni Colonel Busita. Sige po sir, sige po sir. Hello. Hello sir, good evening po sir. Good evening, anong problema? Oh sir, idol, andito ako ngayon sir sa Purisa sir. Inuli na naman ako ng hindi daw no caring resto ng trailer sir. Pero doon sa Sgt. Rivera sir, una na akong nauli sir, natikita na ako ng hindi. Eh, kasi nga, hindi ko nadala yung resto ng trailer sir kasi hinila ko lang to yung trailer sir eh, nasira yung isang truck namin. Nakalimutan ko talagang nakuha. Saan ka nahuli? Doon sa ano sir, Sgt. Rivera sir. Kailan? Ngayon lang sir, wala pang 30 minutes sir, tapos ngayon i-impound na naman yung trailer ko sir sa Purisa sir ng MTPB. Ano yung nakahuli sa'yo sa Sgt. Rivera? Inundi eh sir, inundi eh yung ticket ko sir. Kausapin ko yung enforcer. Opo sir. Sir, kausapin ka daw ni Colonel Busita po. Si Colonel Busita po, kausapin ka daw. Colonel Busita? Opo. Colonel Busita? Opo. Opo, opo. Hello, kapatid. Hello, sir. Magandang gabi po. Kapatid, magandang gabi sa'yo. Yes, sir. Magandang gabi po sa'yo. Si po ito, kapatid. Ay, magandang gabi po. Opo, alam mo ba paglingkod ko, sir? Nakita niyo po ba yung ticket niyang driver? Nahuli siya ticket? Ng MMDA kanina lang? Opo, opo. Nahuli siya kanina, mga 30 minutes. Ang nakahuli po, MMDA. Opo. Pakisuyo naman po, pakirelease yan. Dahil kawaawa naman po, madodoblihan siya. Naunang nanghuli po ang MMDA at hindi naman po pwedeng panagutin siya ng kapareho ding paglabag. Ang MMDA authority din. Tapos kayo, kaparehong authority, sa ngalan po ng batas at tamang pagpapatupad, hindi po tama yun na doble-doble ang huli sa kanya. Sandali lang po sir, at i-check ko lang kung kayo nung nahuli. Pakicheck po yung kanyang ticket mula sa MMDA. Opo, opo, i-check ko nga po eh. Opo. 21:26. Ano po yan? Mga bandang alas 9:26. Kanina lang. Dali lang sir, ano kung muna sa team leader natin mo sa... Salamat po, intayin ko na lamang po. Ito ang lalapitan ko na eh. Oh, huli lang pala oh. Kung hindi lang kaso, failure to carry. Eh, so binasa natin, failure to carry. Ito. Binasa natin yung failure to carry. Eh, yun lang na huli, yun lang. Oo nga, eh, dati, failure to carry yun. So binasa natin yun eh, saka nila kapili. Sir,
Hello kapatid, magandang gabi sa'yo. Ay, ayaw man makipag- doon ka raw makipag-usap sa opisina nila, sir. Sabi nung isang kasamahan nila dito, sir. Ayaw niyang makipag-usap, doon ka raw makipag-usap sa opisina nila, sir, sabi niya. Naka-uniforme ba yan? Opo, sir, opo, sir. MTPB po, sir. Ayaw. Pakita mo, may kausap ako. Sige, may kausap daw, sir. May kausap daw, sir. Sige, hintayin natin. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi, kapatid. Opo. Kayo po ba yung kausap ni... Hindi po. Enforcer din kayo? Opo. O, anong plano nyo dyan? Nahuli na ng MMD yan, tapos uhulihin nyo rin. Eh, anong pasakit pero, naman yan? Binari mo siya dito, may violation mo siya. Apo na presyon, no? At ikat ng MMD, hindi ako nukubisyon siya. Ay, binari pa yun namin yung papad. Wala ako sa na OCR ng trailer. Di ba ang nakalagay sa ticket ng MMDA, no OCR? Nag-investigate doon nakalagay sa lisensya, kaya binari pa yun. Di ba kapalain doon, wala mo yung lesyon doon eh. Ibig sabihin, hinuli siya ng MMDA, huhulihin niyo uli. Hello, sir. Apo, ito na po, sir. Hello. Hello, sir. Nagagalit na naman sa akin, sir, kasi impounder talaga yung ano, sir. Huwag kang matakot sa galit niya na yan. Huwag ako, marami pang mga salita. O, sige, pabayaan mong impound. E, paano to, sir? E, kung hindi raw yan, sir, e, ano daw yung lisensya ko, sir? Nahuli ka ng MMDA dahil sa paglabag na hindi mo dala ang OCR. Ngayon, opo, asabat ka uli, huli uli. Hindi nila nire-respeto ang MMDA. Hindi makatao yan, ha. Parang gutom sa pera yan. Ayaw na daw makipag-usap sa'yo, sir, eh. Eh, hayaan mong impound dyan. Sige. Oh, sige, sir. Magpa-impound na lang ako, sir. Oo, hayaan mo. A-actionan ko yan bukas. Oh, sir. Kaya mali sila. Nahuli ka na ng MMDA. Ang MMDA authority. Tapos nahuli ka uli. Paano yan? Kung tatlong enforcer lang madadaanan mo, di huli ka ng huli. Kaparehong paglapag. Eh, yung ticket ng... Hindi, sir. Nandun din sa kanila. Hawak din nila, sir. Pati lisensya ko, sir. Hindi pa alam ng upangya namin, sir, ha. Nahuli na ako ng isa. Tapos nahuli na naman ako ngayon. Hayaan mo. Sana matulungan mo ako, sir. Hayaan mo. Tutulungan kita. Ha? Sige, sir. Sige, sir. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tagasan ka ba? Taga Cebu ko, sir. Taga Cebu? Opo. Oo. Eh, pasensya ka dahil sa Maynila. Ganyan ang buhay ninyo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi lang ikaw ang nagdadanas ng ganyan sa Maynila, ha? Opo, sir. Eh, sana magmatulungan mo ako nito, sir. Tutulungan kita. Mag-relax ka na lang. Pagdating doon, matulog ka. Sinong kasama mo? Finante ko, sir. O, sige. Pagdating doon sa impounding area, mag-relax ka. Matulog kayo. Tutulungan ko kayo. Okay? Sige po, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Bye-bye. Hello, magandang umaga po. Hello? Yes, sir. Hello, sir? Apo, ito po sa kausapin po, sir, ni Colonel Busita, sir. Oh, sige po, sir. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Saglit lang po, sir. Hello, kapatid. Hello, sir. Good morning, sir. Maraming salamat, sir, sa pagdalaw ulit, sir. Good morning. Ikaw yung kausap ko kagabi, dalawang beses kang nahuli dahil walang dalang OCR, di ba? Opo, sir. Opo, sir. Dito ako simpounding, sir. Sa Merito, sir. Magkano raw ang babayaran? Hindi ko pa alam, sir, kasi wala pang pumunta dito sa amin, sir. Pati yung amo ko nagagalit sa akin, bakit daw ako hinuli? Sabi ko, hindi ko alam, sir, kasi pinaliwanag ko naman lahat. Tapos tumawag pa ako kay Colonel Busita. Sabi ko sa kanya, ganun. Alamin mo kung magkanong babayaran, papadalhan kita. O, sir? Alamin mo kung magkanong babayaran dyan, papadalhan kita ng pera sa GCash. O, sige po, sir. Sige po, sir. Puntaan ko doon ngayon, sir. Oo, hindi na ako makikiusap sa MTPB. Pagod na ako. Magtsaga-tsaga na lang tayo. Yan namang masasamang gawa. Yan ay may katapusan din. Oo nga, sir. Eh, ang sabi nito kaya sa akin ng uli kagabi, sabi niya, wala akong alam nito ha, kasi iba ang naghuli sa'yo pag pumunta dito si Colonel. Sabi ko, sinabi ko naman sa inyo kagabi, sir, na hinahuli na ako doon sa Sergeant Rivera. Tapos ang sabi nung taba sa akin, wala siyang pakialam kasi kailangan niyang lisensya. O kaya nga, hindi naiintindihan yung tamang servisyo publiko, biroy mo,
nahuli ka ng MMDA, failure to carry ORCR. Tapos, ilang wala pang isang oras, hinuli ka ng Manila, failure to carry ORCR, in-impound ka. Ibig sabihin, hindi nila nire-respeto ang authority ng MMDA. Ang nasa isip lamang nila, yung pagkakaperahan. Alamin mo kung magkano at papadala ko ng pera sa GCAS. Hindi na ako pupunta sa MTPB. Nakakapagod na yung mga yan eh. Kung luluwas ako, gagastos kami nung kabady ko ng mga 3,000 siguro. Eh di, dadagdagan ko na lang para hindi na tayo pare-pareho na abala. Opo, sir. Maraming salamat, sir. Sir. Oo, sir. Dito, nakaklam na yung truck ko, sir eh. Sige, alamin mo kung magkano. Papadala kita ng pera. Opo, sir. Ibaba ko na lang to, sir. O, tatawag ako ulit. Tatawagan ulit kita. Itanong mo lang muna kung magkano. Oh, sige po, sir. Sige po, sir. Salamat po, sir. Okay, sige. Bilisan mo. Okay? Opo, sir. Okay, sir. Okay, sir. Bye-bye. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Magkano daw? 5,000 daw, sir. May GCAS number ka ba? Oo, sir. Mayroon daw, sir. Tatawag ulit sa'yo yung officer ng RSAP. Papadalang ka ng pera. Hintayin mo lang ngayon din. Okay? Opo, sir. Maraming salamat to, sir. Maraming salamat, sir. Kumain ka na ba? Di pa, sir. Ito, nagluluto kami, sir. Dito sa truck ko. Ah, sige. Ay, ayusin nyo. Baka masunog yung truck mo. Hindi, sir. Okay na naman, sir. Skip naman, sir. Saan ba ang punta mo? Papunta sana akong Kabuyao, sir. Magluluto ng bakal. Nako, nasira na yung schedule mo. Ay, papano yan? Nasaan ba yung ORCR ng inyong trailer? Andun sa Kabuyao, sir. Kausapin mo si Bojeri, magpapadala sa'yo sa GCAS. Eto na, oh, mag-usap kayo. Apo, sir. Hello, sir. Hello, sir. Magkano daw po ang babayaran ninyo? Sabi nung babae dun, sir, sa table, 5,000. Oh, magkano daw? 5,000? Opo, sir. Pahingi ako ang GCAS number, sir. Oh, sige, sir. 0949. 0949. 639. 639. Anong pangalan nito? Ano, sir? Ano? Nasa kayo? Ha? Nasa kayo? Oh! Ay, sir! Sir! Po? Magandang balita, sir. Wala, nirelease na kami, sir. Tingin natin, hinati dito sa, ano, sir? Ay, tika lang, sir. Dito sa... I-update, nirelease daw ang ORCR. Ha? Nirelease. Nirelease. Ibigyan mo. Yun. Hello. Hello, sir. Ano? Hello, sir. Nirelease na ako dito, sir. Binigay na yung, resibo ko sa MMD, pati lisensya ko, pati yung ano, ORCR ng truck, sir. Ah, ganun? Maraming salamat talaga, sir. Oo, sir. Nirelease ka na? Opo, sir. Kinawa na yung clam, sir. Pero hindi ako natutuwa sa ginawa nila, eh. Ang laki ng oras na wala sa'yo. Opo, oo ka, sir, eh. Pero natuwa pa rin ako, sir, dahil sa tulong mo, sir. Parang naiyak ako sa natuwa, sir, na nakatulong ka talaga sa akin ngayon, sir. Ang inisip ko kasi, sir, yung itutubos ng amo ko dito, itasard sa akin. Alam ko, kaya nga bibigyan kita ng pera kasi may mali ka pero hindi dahilan yun para maabuso ka. Naintindihan mo? Opo, sir. Kami salamat talaga, sir. Ingat, ha? Sige, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat talaga, sir. Maraming salamat. Maging aral na sa'yo yan, ha? Opo, sir. Okay, bye-bye. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po ako magbigay ng reaksyon, nais ko lamang pong batiin ng happy birthday ang ating provincial officer ng RSAP Laguna, Brother RJ Alcantara. Bro, nawa ay magkaroon ka pa ng maraming birthdays na darating. Hindi lamang para sa'yo, ganun din sa iyong pamilya at para sa ating advokasya. Ang inyo pong napanood ay ang insidente na kung saan ang ating pong kapatid na truck driver na isang Cebuano ay nagresponde sa kanyang kasama. Sa kasamaang palad po ay nalimutan po niyang dalahin ang kaukulang ORCR ng trailer na kanyang neresponde. Siya po ay nahuli ng MMDA enforcer sa Sergeant Rivera Corner A. Bonifacio, Quezon City dahil sa paglabag na failure to carry ORCR. Katulad po ng kasalukuyang ipinatutupad ng MMDA,
Napakaganda po na hindi nila kinukumpiska ang lisensya ng mga kapatid nating motorista. Pagdating po ng ating kapatid na truck driver sa parteng Maynila, siya po ay hinuli at sinasabing may paglabag na no entry. Pero habang siya po ay hinuhuli, siya po ay nangatwiran na pinaniniwalaan po niya na siya ay walang paglabag. At dahil po dito, ang inakusa na lamang po na kanyang paglabag ay ang failure to carry ORCR. Hindi po inonor o binaliwala po ng MTPB enforcer ang ticket na inisyo ng MMDA enforcer sa ating kapatid na truck driver. Ito po ay naganap, wala pang isang oras ang nakalipas. Hindi po tama na ang isang violator o ang motorista ay mapatawan ng parusa o ng panghuhuli sa iisang paglabag. Katulad po ng ating nadinig sa video, ang ating pong kapatid na truck driver ay nahuli po ng MMDA enforcer dahil sa paglabag na failure to carry ORCR. Pagdating naman po sa area ng Maynila, siya po ay hinuli ng MTPB enforcer dahil sa kaparehong paglabag na failure to carry ORCR. Ang hindi po maganda, binaliwala po nila ang naunang panghuhuli ng MMDA enforcer at in-impound po ang trailer truck ng ating kapatid na truck driver. Sa ipinatutupad po ng LTO, ang failure to carry ORCR ay may multa na 1,000 piso. Pero sa lokal na pamahalaan po ng Maynila, ang ipinatutupad po nila ay multa na 5,000 piso. Marami na po ang nakaranas ng ganito at ito po ay patuloy pang dinaranas ng ating mga kapatid na motorista. Kaugnay po nito, nais ko pong ipaalala sa ating mga kababayan, sa lahat ng motorista na pumupunta sa Maynila. Tiyakin po ninyo na dala ninyo ang ORCR ng inyong sasakyan, hindi expired. Dahil kapag kayo po ay nahuli, kayo po ay pasusunod din sa impounding area. At kahit maipresenta po ninyo ang patunay na hindi expired ang rehistro ng inyong sasakyan, kayo po ay pagbabayarin at pagmumultahin ng halagang 5,000 piso. Tinangka ko po na suportahan at bigyan ng 5,000 piso ang ating kapatid na truck driver. Dahil naniniwala po ako na ang kanyang paglabag ay hindi dahilan para siya ay maabuso. Maliban pa dito, kung siya po ay papadalhan ng kanyang amo o ng kanyang boss ng 5,000 piso, ito po ay hindi libre. Ito po ay babawasin sa kanyang sweldo. Kaya ito po ay napakabigat para sa ating kapatid na truck driver. Sa ating po nadinig na insidente, ito po ay isang patunay na may mga enforcers na hindi po nirerespeto ang ibang authority. Dahil kung nirerespeto po ng naturang enforcer ng MTPB, ang MMDA authority, hindi niya po dapat yon ginawa. Sa mga kapatid nating enforcers, hinihiling ko po na ipatupad po ninyo ng tama ang batas at mga ordinansa. Dahil kung hindi po, ang katumbas ng inyong ginagawa ay parang inaagawan na ninyo ng pagkain sa plato ang pamilya ng inyong mga nabibiktima. Alalahanin po natin na anumang mali na ating ginagawa, ito po ay pananagutan natin. Kung hindi man ngayon, maaaring sa mga darating na mga araw. Sa mga kapatid nating riders, mga truck drivers at iba pang mga motorista, ganun din po sa lahat ng mga nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Basta tama, kampi-kampi tayo.